Showbiz kwentuhan. That was the very first sequence I shot for Ironheart. Joshua Garcia, napaka-professional itong tao. Kulitan kasama ang trending celebrities at kinakikiligang love teams ngayon. Beautiful lies. Aking mahal. Sagot na namin yan. Ako ba yun? Alam nyo yan dito sa Kapamilya Chat. So, hindi ko talaga naiisip na magkaka-award. All you have to do is sit back, relax, enjoy, and watch your favorite artista sa aming mga pina-level up na challenge at exclusive pasilip sa kanilang buhay sa likod ng camera. Tara na! Dahil bukod sa Zoomustahan, kami nagbabalik studio na. Oh my God, iiyak ba ako? Uy! Ang galing mong empleyado ng ABS-CBN. Nood na sa Kapamilya Chat! So close, hey, come close and listen to what you're missing. This is what I have to say. Don't you worry, 'cause I'll get ya. There's no hurry, 나도 아닌 바. Is it just me? 아는 나 봐 달라가. 네가 나 어디 있어? 오늘 따라만 못 봐. I feel the rhythm. I'm losing all control. Now that I met your soul, sa lakit ng iyong mga tingin, gusto mo ba kung akitin? Pwede mo kong angkinin. Keep on giving me that attitude, cause I got sexy thoughts on you. I know that you want me to. Telling me how you feel. Now don't be mad. Let's keep the spark. Let's keep the spark. Go hit the sky. Yeah. I feel the rhythm. I feel the feel. I feel the rhythm. I feel the feel. I feel the rhythm. Let's all give it up for Yes, My Love! What's up, brothers? Ayan, upo muna tayo before we start. Ayan, ah, grabe, kapamilya. Happy, happy Friday po sa lahat ng ating mga kapamilya. At siyempre, what's up, mga kapamilya? Sa lahat ng mga nakatutok all over the world, muli, ako si Jeremiah, and welcome back dito sa Kapamilya Chat. Mga kapamilya, we are now streaming live via our official YouTube channel and our website, chat.abs-cbn.com. Ito na nga, syempre, hindi ko na patatagalin pa dahil talagang pinainit, pinasaya na nila ang ating Friday afternoon. Let's all give it up for
Yes, my love! What's up, guys? What's up? What's up? Hello po. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Welcome sa Kapamilya Chat. First of all, guys, pakilala nyo muna ang inyong mga sarili. 1, 4, 3. Yes, my love! Hi, I'm Nico. What's up? I'm Ozzy. Hi, I'm Brian. Hello, I'm Joshua. Ako nga pala si Eli. Ako si Jeff. And we are... Yes, my love! Welcome to Kapamilya Chat. Yes, salamat my love. Thank you. And maangas lang yung intro nila. Kasi, di ba pag P-pop, yun yung something na nilook forward talaga ng mga fans kung paano naging intro yung and all talaga. Pero sa kanil, very chill, maangas kayo na lang. At syempre, sa lahat ng mga pamilyang na nakatutok, i-share nyo na ang ating stream tonight. Today, I'm sorry. Para siguradong good vibes at ma-feel natin yung rhythm for today's episode. Sheesh. Pero, first of all, kamusta ang boys? Yes, my love, kamusta kayo? How do you guys feel na grabe, tuloy-tuloy yung blessings, may bagong kanta, and finally, guestings kaliwat kanan. I'm sobrang grateful po, especially po na nabibigyan po kami ng chance para ma-showcase din po namin sa yung single namin na Rhythm. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta, and kaya nga, keep on sharing this live. Ayan. Mga 1-4-3 namin, ayan, hello-hello po sa inyo, magandang hapon. Ayun po, we're just super-duper grateful. Every time na may opportunity kami na ma-share ang aming talent, the boys and I are just so excited because this is what we love to do, and yeah, no pun intended, love to do. Sheesh! Ayan, puro love talaga eh. Diba para, but ayun po, masayang-masaya lang po kaming makapag-perform kahit saan man po yan. Oo. Yeah. Ramdam naman yung happiness and excitement ng Yes, My Love kasi sobrang aga nila kanina. Like 11 a.m. mga kapamilya, nandito most na sila to rehearse talaga. Doon mo mararamdaman medyo yung passion. Medyo excited lang. Excited po ako. Yes. And thank you so much, guys, for giving us time this afternoon. Siyempre, bago tayo natin pag-usapan yung single nyo na Rhythm, kikilalanin muna namin kayo isa-isa. Papaano ba nagsimula yung kumbaga showbiz journey nyo bago kayo mapunta at mabuong Yes, My Love? Ako po, yeah. Before, I'm ano po, I'm from Cebu. So, sa amin po, I'm one of the Bisaya here. Kasi most of us are from the Visayas kasi. So, ako po, I'm from Cebu. And before getting into this group, I used to just help with the family sa amin, doing family business. Like helping with the community and like simple life lang sa, no, sa province. And basically, I'm a really family guy. And yun, I really love performing. That's why whenever I'm there in Cebu, kapag may mga family gatherings na ako nagpa-perform. And most of my time's being spent talaga with the family. So I got all the love from there, so I miss them so much. But I have my family here also. That's why I'm so grateful. So, yun po. Yun. Kumbaga, ikaw yung laging bida kapag kami mga gathering ng pamilya. Ikaw yung laging kakanta, laging sasayaw. Ikaw yun or talaga. Or the main slayer. Oo. Main slayer. Eli, friend. Ako din, I'm from Cebu din. I'm one of the Bisaya. Actually, apat kami yung Bisaya sa group. Sir. And yung dalawa, Bacolod. Bisaya. Diba? Oh, Bacolod. Bisaya by heart. Bisaya by heart. Ayun, social media influencer ako. And then, ambassador. And then, nagsingaling na din ako, and then yung singaling, it helps me improve myself doon kasi before hindi talaga ako sumasayo at kumakanta, so doon ko siya medyo na gamay, and magkasama kami ni Nico doon, so yun, afternoon yun, nasa smile ito na ako. Yun. Dito na. Ayun po, ako po, I used to be a solo artist of Cornerstone, which and I was so happy na they presented to be in a boy group. Kasi dati po medyo, I was skeptical because I was scared of, you know, I might not fit in with the boys, you know. There were a lot of things na nasa isip ko na parang, you know, I was second guessing myself. And when we started being in the group, I could have, parang naisip ko, pati ko to ginawa mas maaga pa sa life ko. But I feel like everything happens for a good reason, and I feel like I'm where I'm supposed to be. And I'm just happy. Yes. Nico, please. So I started 2 years ago. I'm from Bacolod City. So apat nga sa amin from Visayas. Ako naman yung from Bacolod, which is Ilonggo. Hello po. Ayan, so I started 2 years ago. Nag-start po ako bilang social media influencer. Then because of social media platforms and daming nakuha ang opportunities. So doon kami nagka-work ni Eli sa singling as sing talker. Then,
solo artist po muna ako for the meantime. Then last year, nag-join po kami. Actually, apat kami ng tap class. Then we may not make it. I mean, the three of us. But for us, it's a bigger direction then. Because, yun nga, I believe na everything happens for a reason. Kaya, nung sinabi mo kanina, bakit hindi mo siya ginawa ng early age, at early age mo? Maybe because para talaga sa Yes, My Love ka. Oh, grabe naman. Sorry, Pastor. Sorry, my God. Biggest redirection talaga. Sorry, Pastor. Sorry, sorry na daw, Nico, naman. Talaga. Sorry sa naman. Okay, forgive. Ba't mo nung kailangan pangaralan? Ako naman po, I'm from Cebu din, and yeah, actually, four of us is from, we used to, compete sa Top Class. It's a P-pop reality show here in the Philippines, and yeah, back in Cebu, I'm just a student. Yeah. Yun lang, Herzl. Some mysteries. Thank you. Ako po, I'm from Cebu. Ay, boy! Cebu! Mali. Dito lang po ako sa Manila. Well, yeah. Before po, I was a performer din talaga. Way back 2016. But, mas nag-enjoy po kasi ako sa videography. So, dun po ako nag-focus around that time. And, pag-direct po ng mga videos and, mga TikToks, ganun. So, yeah. After po nun, ayun nga, four of us are from Top Class. So, sadly, hindi po ako isa po ako sa mga na-eliminate. But yeah, tama nga po si Nico na ito is parang it's a redirection for us. And ayun, now I'm here po. Yes, my love. Totoo. Life will be bopide. As content creator before. Ang galing na, kumbaga, iba-iba talaga kayo ng path before kayo mabuo as Yes, My Love. May influencer, may student, may solo artist talaga. Pero ang galing ngayon yung power ng social media, no? You can just easily share your talent, what you have, dami nating platforms. How do you guys feel na, syempre before, di ba, kailangan mo munang mag-audition, dumaan ng, well, we don't have anything against naman dun talaga sa mga process, but yeah. Now kasi, super easy for you to share your talent, i-video mo yourself mo, ganun. Ano yung masasabi nyo na, kumbaga, advantage nung this generation? I feel like, personally, as a group also, it's a privilege more than anything to be given these types of platforms po because like what you said, di ba po, wala namang, back in the day, walang ganong opportunities for people. But I feel like because it's a privilege, all the more we should be responsible of what we put out there. Kasi anything that's posted will somehow be immortalized na on the internet or wherever. So in a way, it's added pressure to people who are using social media now not to be very, very responsible. And I want to... You know, put it out there because you know, because of social media, also tumataas rin yung mga hate because we're just free to do whatever we want. Kaya parang you know, this is a message for everyone also to be responsible to what they're posting. And but more than anything, it's a privilege for us kasi marami po sa amin ang galing sa social media, and you know, it gave us the biggest blessings of our lives, and we're just so grateful for social media. Yet. As what we're doing now, as Yes, My Love, we want to be very responsible of what we post, how we influence others, especially our 143, how they tackle, for example, po, pag may mga hate na nangyari, we really try to embody that kind of love for everyone po, na parang, let's be respectful of everyone. We may not agree all the time, even kaming magkakapatid, hindi naman kami always nag-agree, but you have to just respect each other, and right from there, magpa-prosper na yung love. Maraming salamat. Kung sa'yo na, Philippines! Tinapos na po. Natahimik na lang po sila nito. Hindi na nagsalita. Thank you. Muntik na nga ako makatulog eh. Sorry. Baka may gusto kayo daglar. Totoo yan. Totoo po yung sinabi ni Josh. Second emotion. Nakakaiyak yung sinabi ni Josh. And then ito for Nico and Eli, syempre, as influencers, talagang kayo, prior to this group talaga, how do you guys use your voice or your influence na parang to spread love and kindness, positivity? Kasi nabanggit nga ni Josh na yung social media ngayon, it can lead to negativity din and the toxic comments, ganyan. Kayo, paano nyo ginagawa na focus lang tayo sa good vibes? Actually, kasi ako, kahit anong gawin mo kasi sa social media, hindi mawawala yung mga toxic na tao, yung mga... Kubal, oo. Yung mga toxic na tayo. Hindi talaga mawawala. It's either may masasabi talaga sila sa'yo kahit maganda man yung pinakita mo or pangit man. Yung sa'yo na lang is parang
As long as, di ba, masaya ka sa ginagawa mo, nag-i-enjoy ka, wala kang inaapakan tao, eh. Dead man na lang. Pero at some point, pag dumating na sa below the belt, eh, palagam mo na. Ayun. Paano yung palag? Katulad kay Diyos, sinagot. yun. De, tama naman yung sabi ni Eli na sometimes kapag ka sobrang below the belt na, hindi naman palagan in a way na papatulan or just educate them kung ano ba yung tama. Uy, totoo yun, boss. Totoo yun. Educate. That's so good. Gano'n, Nico. Nico, for you. Ako kasi as much as possible, mas nag-focus kasi ako sa positivity. Like, hindi ako masyadong ma-entertain sa mga negative sides. Like, hinahayaan ko na lang sila. Kasi at the end of the day, parang if hahayaan ko lang din sila makonsume ako, it's not them who... Parang ako lang din yung matatalo, diba? Kasi ako yung nag-waste ng time, ako din yung parang na-consume. Tsaka, thank you for the... Siguro, for the negativity. Kasi, diba parang it takes a lot of effort to hate someone. Mm-hmm. Than to love someone. So, ooh, thank you for wasting your time. Grabe naman. wala naman tayong ganun. Pero ayun nga, para mas na-appreciate ko lang lalo yung mga positive side na nangyayari sa life ko. Yung mga negative side, parang it happens eh. Hindi mo talaga may iwasan yun eh. So, yung mind ko nakaset na it's very normal to have this kind of situations from time to time. And thank you for watching your content din talaga. Na talagang pinapanood nila, alam nila yung buong nangyari doon. Totoo. Like, salamat sa pagtitiis sa content. Pero ayan na nga. Oo, syempre ganyan. Use our voice, our platforms talaga to spread good vibes lang talaga. No time for negativity talaga. And syempre sa mga bashers din naman, character development din naman ang work. Diba? 2020 na. Oo, diba? Pero, level up. Eto na guys, pag-usapan na natin ang inyong latest single na Rhythm. Ano ba ang kwento sa likod ng song na ito? Josh, take it over. Bri, come on. So, Rhythm po is very malapit po sa amin yung song na to kasi ito po talaga yung first namin. And ano yung dugo at pawis? Binuhos po namin yung song na to. Dugo at pawis talaga siya. Luhat pawis. Opo, kasi super involved, the six of us po. Yeah. We're so involved right from the production of the song po, the lyrics, even the dance, of course, dance, even the music video po. Like, super talagang, ano po siya, labor of love po talaga siya from the six of us. And I always say this in interviews po na it's a privilege po para sa amin na to be given the opportunity to be hands-on kasi not everyone gets the chance to do this po. Kaya both challenge anong nabigay sa amin na parang our management wanted us to take part talaga po in the production. Medyo na-pressure kami ng simula pero we enjoyed the process of doing it because talagang na-push rin po kami na kaya pala namin gumawa ng mga tono, together, the harmonies. Lyric-wise, si Eli, even si Brian, they were so involved in doing that, even si Jeff. And for the music video, Nico did so much, as in so much po talaga for the music video and we're just so grateful that as a unit, nandun po yung... Siya po yung nagsulat ng script. Opo, yeah. Si Nico po, yes. Yung script ng music video. Even yung mga shots. And even some of the dance po namin, it was Nico's idea and... You know, and even everyone po has an input and we try our best to cater to everyone's opinion po. Kasi syempre, we're a group. There's so many amazing ideas but unfortunately, we have to sometimes cut it down para po ma-produce pa rin namin. At the end of the day, we come to an agreement na parang okay na ba? Okay ba to? Is everyone okay? Wala bang masama ang loob dyan? Dapat unanimous yung decision before. Para, kasi at the end of the day, ang right from when we started, ang gusto po talaga namin na isa yung maging route po talaga namin. And that is to produce the best output possible. Yun lang naman po yung pinaka ano namin, egos will be set aside na parang mamaya na kung gusto mo talaga yan, but it's not going to be good for the group. Then maybe we can do it some other time. Yun ang maganda na no. Nag-meet halfway lahat. Kailangan. Rather than may isang nagdi-disagree pero hindi pala na... Hindi niya pala talaga gusto. May mga times na hindi po talaga may iwasan yun because we're still, you know, we're humans lagi at the end of the day. There kay Josh, ganun. Ganun. Si Josh naman parang pala may mga vulnerabilities pa rin po every now and then because that's inevitable. Mangyayari po yun. But at the end of the day, we talk it out and, you know, na parang we're trying to do what's best for the group and yun lang talaga.
And nakakatuwang marinig, no, na yung Yes, My Love, very hands-on din kayo sa lahat ng ginagawa niya. I remember doing an interview with yung mga kapatid niya din, G22, with their latest single, Boomerang naman. And na-mention nila na parang ganyan-ganyan din, kumbaga with the music video, yung sa pagsusulat, very hands-on din sila. Doon nakikita talaga yung passion, yung husay ng isang artist sa craft nila. Kapag kayong parang hindi sila nagsisettle na, ah, okay, yeah. Well, nothing against doon sa mga, well, syempre we have high respect din, yes, naman with course, the management. Of na, course. Syempre they know better. Pero at least, di ba, on ourselves, nag-i-input tayo. Opo, kaya nga po, I always say that it's a privilege because not everyone gets to have this. Yeah. Kaya po kami, when we're given that chance, talagang we're taking the best way. But of course, with our amazing, amazing management, like, we have to give it up to them. Kasi po, if it's thank not you, right naman, they give us the right feedback or the right input rather. Tapos, we try our best to listen. And yun po, just as Yes, My Love is collaborative, we're also collaborative outside. Like, with our bosses, we really try to hear them out also. When parang sumusobra na rin kaya yung gusto naming mangyari. Yeah. Parang ganun po. Parang contained pa rin. Galing. The stars are aligning talaga because you are surrounded and guided by the best Amen. People That's talaga. True. Diba? Sobrang thank you po. Galing, no? Pero ito na, pag-usapan natin yung music video na si Nico daw ang Sheesh. Talagang salarin yeah. din with Miss Arcy Muñoz. Napaka-usa, napaka-ganda. An Asian cutie. Eto, ano ang kwento? Oh, si Asian cutie. Ano ang kwento sa likod ng music video naman? So, nung ginagawa po namin yung rhythm na song, nag-cross lang sa mind ko na lahat tayo, especially ng mga, like, secret college days natin or maybe up until this day, palagi tayong napapaisip, like, how can we sometimes enjoy what we do, right? Out of the tiring day, burnouts, diba? Stress, ganun, depressions. So, naisip ko, paano gawing lighter ano version yung naisip kong idea, which is mga workers, anim na workers in one night, and out of, well, doing their jobs, nakita nila yung isang ideal girl nila. But it so happened that yung ideal girl nila is taken na. So it's what if mabigyan ka ng chance na makasama mo yung ideal girl mo? Just for quite some time. Ganun. So parang doon nag-revolve yung story. Until yung ending, na parang nagising na kami sa katotohanan. Bumalik kami sa reality world. So parang, alam mo yung hindi din masama minsan na pailalim mo yung imagination mo just to find your happiness. Ganun. So parang, ano yung sinasabi natin palagi? Finding happiness through reality, something. May list ko lagi yung sinasabi. Nakalimutan ko na eh. Meron, may sinasabi ka ba parang yung... Sipin mo muna, Nico. Balikan mo kami. 2 minutes. Parang finding happiness in your own imagination. Parang ganun. Parang ganun. Through aspiration and imagination. Yun, parang ganun. Parang somewhere in the lines of that. Parang we just wanted to take also a lighter ito pala, take. Ito pala, nakita ko. Nasa notes. Ayan, the reality of having fun comes from aspiration and imagination. Ay, diba? Hindi ko na-explain. Pang-Tagalog po. Pang-Tagalog. Pa-search na lang po sa Google. Pag-Google na sila. Hindi ko rin naiintindihan. Pero po, yung parang, in general, the music video for Rhythm, we wanted to take something na mas light-hearted po. Yeah. Since actually, it's our debut and we wanted something talaga that could best represent us. Kasi, yeah. Yung masaya lang talaga. Opo, kasi kami talaga, pag kami magkasama, we really don't take ourselves seriously. Lagi po kami nag-aasaran. Kahit sa training po naman. Opo, kasi even sa trainings po namin, like, we really try to have yung mas light-hearted po talaga na ano. Kasi feeling ko lang naman as how we've been working the past months, actually almost a year now, yung mas nag-work well kami under circumstances na parang lighter lang yung energy. Kasi parang mas nalalabas namin kung anong dapat malabas namin. Kaya parang sa Rhythm, we wanted it to represent us the best way possible na, you know, we're a little bit cheeky every now and then. Yeah. Medyo, alam mo yun, may seductiveness pa rin yung yes. music video. Pero may comic relief po talaga siya. Kasi ganun talaga yung, ano lang kami, palatawa po talaga kami lahat on most days. Kaya sobrang gaan lang din po ng, ano, habang sinushoot po namin yung music video, kahit na sobrang nakakapagod siya, pero nakaka-enjoy yung pagod. Alam mo yung ganun pagod. Kaya thank you so much kay
RC Munoz, so and bra. Kay Albert Nicolas. And thank you sa mga 140s na nagpunta. Yes, nandun rin po yung mga 140s sila hanggang ano, matapos. At ang taas ng energy araw. Nila hanggang mga alas 3 ng umaga. Sila yung nagpupush. Sila yung naliligo sa pool. Thank you. Pero ang galing ako, kapag ka kumbaga gusto at mahal mo talaga yung ginagawa, hindi ka mapapagod talaga. Totoo. Hindi mo siya bibilangin. Hindi mo siya bibilangin. Grabe naman. Parang may hugot si Josh, mga pamilya. Totoo ba yun, Josh? Totoo ba yun, Josh? Totoo. Ayan. Pero ito, speaking of your 143s talaga, mga supporters ng P-pop, how does it feel na talagang yung P-pop rising siya to the top talaga na grabe, ang daming groups na nakikilala, nagde-debut, and lahat one goal lang talaga na iangat yung P-pop. How do you guys feel about that? Go RZ. Ito si RZ. RZ. Kasi ito yung... talaga, so, bukas siya yung show, sobrang tayo. Ano talaga si RZ? Ay, nakalimutan ko nga dito si RZ. Oh, RZ! Dito lang. Learning. Hindi ganun. Siyempre po, masaya po kasi yung lahat ng P-pop groups is ano, parang nagsasama-sama, ganun. Mm. Tapos sabay angat yung ano, bandera ng Pilipinas, ganun. Tapos makabayan ka, RJ. Tapos ano, yun, ang saya lang. Oo, ramdam namin, RJ. Ramdam namin. Ganyan po talaga. Ang saya mo. Bumaba yung saya namin dahil sa kasiyahan mo. Hindi man, ano, like, kita sa, ano ko, sa... Pero, deep inside. Deep inside. Uy, yun, masaya. Mahihain lang talaga. Oh, mahihain lang po siya. Pero baliktad siya kapag kami on kami stage. Lang. Oh. Kami lang, hindi siya. Pero I think, ano po, we really have to thank SB19 talaga for starting this movement talaga. Because I think P-Pop Rise all started because of what their efforts of really lifting this umabot community. Sa ang lupalok ng kaya parang, I think it's music. Very important to acknowledge who started all of this. And I know there have been a lot of P-pop groups before SB19, but pero SB19, at least in our hearts, really made that impact na that started these opportunities for us and a lot of new P-pop groups right now. And we couldn't be more grateful for them. And nakaka-amaze po kasi they've been in the game for quite some time, pero they keep on releasing banger after bangers. And we're just so inspired with the work that they've done po. And most of us po are, ano, 18s. Yes. Totoo. Yeah. Oh. Alam mo, share ko lang, I remember doing an interview with SB19 noong parang way back 2018, 2019, launching lang din nila. Gantong-ganto din sila, sobrang aga sa set. Tapos talagang pag nagre-rehearse sila, alam mo, very synchronized and nakuwento din nila na parang sa inyo yung training nila talagang parang puspusan, patayan talaga. No? So, pero look where they are now na talagang tinitingala natin lahat, diba? And they set the standard talaga pa. Mm-hmm. They set the standard so high for everyone, which, as it should. Right. Ganun talaga pa. Nakaka-proud, syempre. Super. And nakaka-proud at nakakatuwa din na makita lahat ng groups talaga. Walang competition, walang anything na nanega talaga. All the way supportahan lahat, yes. No? Mm-hmm. Yes, that's how it should be po. Right from the get-go, it should just always be about love, positivity, because we're here in one community trying to uplift each other. Dahil ang success po ng isang P-pop group ay success ng lahat po. I hope na yung mga fans is sana walang mangyari ng mga fan war ganun. Right. So, yes. Yun lang. Mm-mm. Spread and po, love lang. Tama yun, so, Eli, no? Siyempre sa mga fans, minsan doon, well, nothing against sa mga fans, ha? Pero kasi sometimes we have to learn how to respect din yung other groups. Kung hindi sila yung, kumbaga, bias mo, it's okay na wag ka na lang mag-comment rather than yes. saying hate things. Yun nga po eh, parang, di ba, if you can't tolerate something, just at least respect it. Right. And you can leave it at that po. Mm-hmm. You know yun, mas, sabi nga, tama nga sabi ni Nico kanina, if you're, you'll exert more effort when you hate someone. Di ba? Ano ang pangit ng mundo pag, ano, puro bangayan. Puro hate, dapat mahalan lang. Ang sarap magmahal. Ang sarap magmahal. Totoo. Unite as one. And I believe magkakaroon kayo ng concert sa Singapore with other P-pop groups. Ayan. Ikwento nyo kung anong dapat abangan ng ating mga kapamilya dito. Ayan. So magkakaroon po kami ng concert sa Singapore with, of course, BGYO and Beanie and XOXO. Ayan. This, ano na po, this June 11.
Malapit na. Malapit na po. That's why we're very gearing up. Yes, we're gearing up for that po because we just really wanna, we hope to see a lot of OFWs and also in Singapore since marami po. Ako, I'm very, my heart really goes to a lot of OFW because I grew up with OFW parents. Hindi ba nag-stay ka sa Singapore? I lived there for quite some time lang naman po for vacations. But sobrang close na heart ko sa mga OFW and I'm so excited. I really hope that a lot of OFW will attend the show. And of course, we're excited to see Singaporean fans also kasi may mga S-pop rin pong mga acts po. So we're so excited because, you know, we all love for music and all of that. So we're just so excited. So if you want to grab tickets po for the show po, just visit our Instagram po, official Yes My Love po. You can see all the details there. We have a post intended for that. Even the other P-pop groups that are attending, BGYO, Beanie, nandun po lahat yun sa mga social media. So please, if you could support that and let's rise P-pop na talaga, diba? Ayong. Support, support mga kapamilya. Grabe. BGYO, grabe po mga bigatin. Grabe na, may ilan lang sa mga nilulook up natin sa P-pop industry. At syempre, Yes My Love. Guys, invite our kapamilya to stream your latest single, Rhythm, your social media platforms, and mga upcoming ganaps. Go ahead. Ayun, sa mga 1:15 na nanonood at sa mga kapamilya pong nandyan po, maraming salamat for watching our live right now. Ang aming pong debut single, Rhythm, is now available in all streaming platforms. Our music video is up on our YouTube channel. And of course, we also have our pre-debut single called Gusto Ko Nang Bumitaw. Ayun po, it's also available in our all streaming platforms. And soon enough po, paano na po ang aming soon, ano? Soon, and soon. Paparating na rin po ang aming second single very, very soon. What? So, ayan po. Talaga? Meron. Hindi ko alam Soon enough. So, sana po, abangan nyo po yan. And, ayan, stream Rhythm all the time. And follow us on all of our social media. That's all at Official Yes My Love. Ayan po. Supportahan natin ang Yes My Love mga kapamilya. And oo, na-mention mo yung Gusto Ko Nang Bumitaw. Ang ganda ng husay ng blending ng thank you. Pwede bang konting sample lang? Marinig natin mga kapamilya. Sige, try natin. 5, 6. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Yeah. Yes, my kung gusto love. Niyo yung mahabang version niya sa YouTube. Yeah, stream niya. Stream niya sa YouTube, please. Stream niya sa YouTube yan. Yun. Supportahan natin ang Yes, My Love, mga pamilya. Grabe. At syempre, hindi pa dyan natatapos ang ating kwentuhan with the boys. At syempre, this time around, eto naman, maglalaro naman tayo ng ating bookingan challenge. So dito, sabi ng boys, sila daw ay grabe magbardagulan off-camp pag sa training. Tignan natin dito. Sino ang ibubuking nila? Simulan natin. Sino ang pinakamatakaw sa grupo? RZ po. Parang si RZ. RZ. Si Queenie ko. Hindi ko makain. Hindi ko makain si Nico. RZ. Hindi ko makain naman ako. RZ boy. Si RZ po. Sada, ano, sweet. May nagsas sweet na bang po chocolate. I think si RZ or si Jeff. RZ Jeff. RZ or Jeff. Yung content na to, puro ka. Pero ayun na nga, bilang kayo yung pinakamahilig kumain, how do you keep your body physique din na fit talaga. Ganyan. Araw-araw po yung training kasi. So, ayun naman, napawis din talaga lahat ng kinain. Lahat po, pinagpawis. Lahat na lang talaga. Yung kinain, napapurn. Lahat. RC, for you. Yun lang, yun lang din naman po eh. Training talaga. Tapos, Tsaka, mahilig po kami maglinis-linis. Ayun po actually, mahilig silang dalawa. Yung iba din dito is mahilig din mag-gym. Galing. So, kumain ka man ng madaming chocolate, mababurn mo. Energy ka at least, diba, sa training talaga. Ay, mataas ang energy nito. Ayun. Super bilis po kasi ng metabolism nito ni RC. Grabe. Sobra. Siya kasi yung bunso namin. Yes. Metallic. Eto, tingnan natin. Sino naman yung pinaka-pinagkakagluhan ng mga girls? Hili ka itong dalawa. Ay, itong tatlo. Pwede ba yun? si RC. Sabi ni RC. Ay, ito tayo. Actually, ito po. Si Romeo. Ay, si RZ. Si Ile Chang, si RZ, ano, lapitin ng mga 18 fans. Oh, wow. Ano yung ito? Ano yung pinaka, masasabi nyo, unforgettable moment or interaction nyo with the fan? Pajama party. Pajama yes. Party. Pajama party. Yes, we had an intimate. Hindi ito, pabilisan na. Pajama party. Gulat na price. Walang pa 5K, Jeff. Gulat na kayo. Pajama party. Gulat na kayo. Kala naman, may ginawa siya mali. Yeah. Every
we recently had our pajama party, an exclusive event for intimate for all of our 143s. Yes, for our 143. So we spent time with them po. We perform in front of them. Mm. We ate with them. Tapos yun nag ano lang nag karaoke night pa kami. So party, party. So much fun. Yes, that was like, that was good. Banding lang talaga namin. Kasi banding lang din naman. That was amazing. That was amazing. We can't wait to have another one soon. True. Next month. Yeah. Next month. Next month. Beach so, sa mga 143 dyan, guys, ipon-ipon na po. Ipon-ipon na! Hindi beach, kasi, di ba, yung beach mga... trip daw yung next. Oh, wow. Sana all. Hindi kasi, di ba, let's be honest, may mga fans sa mga students. And nakakatuwa din yung mga ibang fan group. Talaga, nagpa-fundraising sila para supportahan yung mga ibang supporters din na hindi kaya mag-afford na bili ng ticket or mga anything talaga. Kaya all the more it fuels us to do better. Oh. Because grabe po, totoo eh. Like, they're... dedication for Yes My Love is mm-hmm. just truly amazing and diba parang di pa ba kami gaganahan to produce better things in the future. That's all for them po talaga. And as cliche and as vague as it sounds, parang it's really for the 143 because they are putting us in places that we really didn't expect to be at. And whenever we perform po, they're always right there screaming at the top of their lungs. Yes. Whenever we perform and we just sobrang na-appreciate namin sila every day. Tsaka yung mga bumabiyahe ng malalayo. Yes! Lalo, todo yun. In, may mga taga Cavite. Yeah, mga nagdadala ng banner, yung mga tarpaulin. Sa malapit, sa may mga dalang plants. Thank you po. Mga gifts. Yung big salute din talaga sa lahat ng 143s and to all the supporters out there ng mga iba't iba pang mga groups, diba? Ito, susunod. Sino naman ang pinakamaasahan pagdating sa vocalization? Si Joshua. Joshua. Si Joshua na. Our main slayer. Si RZ rin. Si RZ rin. The main vocabulary si Joshua. Joshua. Next, sino naman ang pinakamaasahan pagdating sa dance moves? Ano ba naman? Si Joshua. Si Joshua. Si Joshua. Okay, guys. Okay, magkaalaman. Ako po talaga. Hindi, syempre po tayong leader. Ito talagang grabe po. Si Nico po talaga. Alam nyo yung pasensya ni Nico. Minsan hindi ko maintindihan saan ang gagaling. Grabe yung pasensya. Bakit ganun ba kalala talaga yung inaabot pero syempre, I mean, minsan po, sobra po kasing intricate ni Nico. Oh, details po talaga. Kaya, pero syempre, minsan, di ba, pag hindi agad makuha, si Nico parang he's so patient with us and we couldn't ask. Naiyak! Eh, one time kasi pag si Nico kasi ano, parang nabivisit na, tapos hindi talaga namin makuha yung flow ng sayaw, yung ano yung feeling ng ganitong steps, gaganito yung ganito kasi yan, RZ. Ganito kasi yan. Ganito yan, Brian. Gumising ka! Oo, gumising ka. Gawin mo na yan. Kasi for me, dalawa lang kasi yung parang technique ko pag nag-explain kung paano siya ginagawa. It's either through words, i-explain ko sa'yo, or ipapafeel ko talaga sa'yo kung paano siya love language siya. Physical touch po siguro ang love language din. Dito ka dito. Pero ito, I'm proud to say na... Di ba sa rhythm, meron kaming step na gaganon. Sabi niya, ganito yan, no? Oh, gulo. Totoo, magigising ka po sa tingin. Ipaparamdam niya talaga sa'yo kung paano dapat gawin, di ba? Tingnan natin kung hindi mo pa makuha. Pero physical touch kasi yan. So, love. It's about love. Love language naman niya pala. Eto, susunod. Sino naman ang pinakatahimik? Ay. Parang wala. Actually, wala siya dito. Siguro yung next sa pwedeng sabihin namin na isa sa mga pinakatahimik, tahimik lang minsan, si Eli. Si Eli siguro po. Opo, yan po sa mga nagsasabing si RZ, hindi si RZ, po. Unfortunately, hindi po si RZ yung pinatahimik. Parang si Josh po yata yung pinatahimik sa aming lahat. Pag wala sa mood. Pag wala. Pag-stressed. Pag-utom. Pero ayun, ako po, pinakatahimik. Ay, ang ganda din eh. Speaking of wala sa mood, syempre as a group, paano nyo hinahandle kapag, syempre, not all the time naman, we are on our best self talaga. Paano kapag may days sa parang medyo off kayo, paano nyo binabalanse yung, tinitimpla yung mood ng grupo? Sa amin po, like for me, it's about pakiramdaman lang din. It's like, when someone's like going through something, or like, mafe-feel na namin sa mga energy namin. That's why na, all we need to do is to give them their own space and respect the time that they need so that ma-okay din kami. So, ganyan. So, parang rooting everything with respect lang po talaga. Kasi I think before we started, I remember talking to the boys, before we were housed together, kasi we live in the same unit po ngayon, na parang, sabi ko, kasi syempre kakakilala lang po namin ng mga time. Parang sabi ko, we just have to root from respect talaga. Kasi eventually, the relationship will just grow from there on. And ngayon, parang
Okay pa naman. Masaya naman. Wala pa namang major na... Actually, wala talaga eh. Yun ang mahalaga talaga. Kasi nga, it all boils down to respect. Totoo. Ayun. Susunod, sino na naman ang pinakagalante? Mahilig man libre? Libre pa lang wala. Ayun lang. Si RZ? RZ. Si RZ. Si RZ. Kung sa libre si RZ. Kung sa personal na po. Yung nililibre niya si Josh lang. Ayun nga. Okay. RZ, bakit naman si Josh lang daw? Hindi, sa ano, sa may LU before, nung nag-LU tayo. Yeah, so ano, yeah, si Brian, si Brian rin. I mean, galante rin. I mean, generous. Like, just generous sa mga... Kumbaga, pag meron may, naman ano, bawat isa naman po. Iba-iba. Kung anong pwede lang namin. Pagpapindi sa kaya po. Si Josh pero, din naman, si Josh nililibre sa akin sa pamasahe kung po. Sa, kung panlibre, panlilibre tayo, si RZ talaga yan. Pero palagi pong sharing kasi yung ano namin. Oo, oh, pulay kami naghihiraman ng mga bagay-bagay eh. Bibili po kami ng food or di kaya magpapadala si Mama AC ng food. Like, Mama AC! Mama. Parang ganon. Hindi mayroon lang yung talaga. Isa o dalawa. Dapat anim. Para sa lahat talaga. Lang sa araw. Galing. Eto, last. Sino ang pinakamaraming naging girlfriend? Parang natahimik lahat. Si RZ ata. Si RZ ata. RZ. 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 Okay, mga kapamilya, na po tayo magpa-follow up doon. Doon po nagtatapos ang ating booking and challenge with Yes, My Love. Ito naman, titignan natin sa last challenge natin kung sino ang magaling manghuli. Ito ang Two Truths and a Lie Challenge. So sa challenge na to, kailangan nyo lang magbanggit, isa-isa, kailangan nyo lang magbanggit ng dalawang truth and one lie. Then kailangan mahuhulaan ng grupo kung ano yung lie doon sa sinabi doon sa tatlo. Alright? Let's start with Jeff. Yun. Sige. Ako, mas prefer ko yung bukid kaysa sa dagat. One. I love hot chocolate sundae. And third is I prefer walking than riding a vehicle and going to certain places. Go. Ang lie. Ano pipiliin ko? Ah, yung lie. Yung lie. Isang lie doon. Isang lie. The, ano, the chocolate. Kasi caramel yung gusto mo. Know that. Alam niya ako. See? Yun, sakto siya. So, caramel sundae ang favorite niya. Yeah. He prefers caramel sundae. Next, Eli for you. Ako, gusto kong yung favorite music ko at Taste of Music is classic. And, gusto ko din ng mga old school rap. And then yung next is ako yung pinaka masarap matulog. And then yung isa is sobra ka na. Oo, sobra ka na. Classic music, mahilig sa mga old school rap, masarap matulog. Ano yung lie? Totoo naman yan. Totoo yung tatlo. Hindi ako masarap matulog eh. Wait? Bakit? Sarap kaya natulog mo. Yeah, may hindi ka na nga matulog. Yung natutulog. Alam mo yung sino masarap matulog? Eto. Si Nico. Ah, ibig sabihin yung putol-putol yung tulog. Nagigising kami sa alarm niya. Ang pusha pinakas. Ayaw niya yun. Parang yung Spider-Man sa kabodal sa kay Nico. Gising na gising kayo. Josh, sige, ako po. Ano po, mahilig ako sa matatamis na ulam. Pet peeve ko yung mga nag-walk sa elevator, ay sa escalator na nagtawag nito, nagsistay sa walk lane. Mm-hmm. And lastly, I love the beach. What's the lie? Yung lie is, ano, you love... Beach. Ang sabi niya nung una? Yung una, masarap, yung matamis una, na ulam. Matamis na ulam. Hindi mo gusto na matamis. Ayaw niya nang matamis na ulam. Ayaw niya yan. Ayaw niya nang matamis na ulam. I go. Nick. Nick. Ako, mahilig ako sa matamis na ulam. Ginaya kita, Josh. Mahilig ako sa matamis na ulam. Specialty ko adobo pag nagluluto. Favorite ko si Josh. Alin din? Favorite ko si yung Josh. Yung line lang, favorite niya si Josh. Bakit? Favorite ko si Josh. Ano, may issue ba with between Nico and Josh? Ito talaga yung nagbabakasin. Alam niyo bakit lie? Kasi hindi lang si Josh yung favorite ko. Ah! Okay. Naitawid. Ang ganda. Sabi ko sa'yo, ha? Mag-RZ. RZ, ikaw naman, brother. I fix LCD. I fix camera lens. I fix battery.
Camera lens. Kapag may sira sa mga ano. So as a technician pala si RC. Yes, oh. Yes po. Alam niya. Pwede ka na mag-promote mo. RC, invite mo sila din ha. Support. Kung saan yung physical store. Promote yung mga sidelines natin dito. Invite mo sila sa boot po sa Green Hills. Nag-aayos ang phone. Mga sirang cellphone, laptop. Totoo yan. As in. Grabe si RC dyan. Husay. Hidden talent. And last? Sila ni Jeff, actually. Alam ko mag-head massage. Game. I love matcha, I love coffee, and I love tea. Matcha, coffee, and tea. Ano yung light? Siguro, ang hirap. Kapi siguro yung bago kapi. Ang ano eh. Hindi. May bago sumasakit siya niya sa tea eh. Hindi. May bago niyang ano yan eh. He used to consume tea a lot. Ayan ngayon, recently. Feeling ko ano, coffee. Feeling ko coffee. Well, yeah, because ikaw, coffee ikaw lang coffee. Natin nung isang ko, ano. Tea? Coffee ikaw, ako, coffee ako. Coffee. Ko Eli. Coffee. Yung lay din yung coffee. Siyo. Ano coffee ka? Coffee lang natin. Ay, mas prefer ako, yung matcha pero mas tea. Tea ako in matcha. Ngayon, obsessed siya sa tea ngayon. Di ba every night eh. Nagtitea ako sa... Obsessed siya sa tea ngayon. Yeah. For the detox ni Brian. Opo, kasi lagi ko pong binabantayan yung mga iniinom ni Brian po as a police po ako na, Brian, ano yun? Bawal kasi yun po. Bawal mag-diet. Nagbabantayan kami palagi. Ano yan? Ano yan? May kanya-kanyang polis pala kayo, may no? May polis po talaga, opo. Kaya nagtatago nga ng mga pagkain. Oh. So, pagbukas ko ng RG, bawal ka dito. Madami, ano, may mga sa gilid, no? Pagkat ano. Ayan, siniko mga chichirria. May mga stick, o. Mga... Hindi lang halata. Pero hindi nga, legit, kailangan niya talaga mag-follow na kumbaga diet ba or something. Papaano yung ganong... Kasi ano, kailangan po kasi namin mag mukhang pag nasa stage kami, dapat... Same kami ng katawan. So for the vocal health also po. I'm very particular with everyone's vocal health. So when I can, di naman yung nag-i-impose talaga po. Parang as a brother, you know, if you can minimize lang naman. Kasi ano naman eh, everything is bad naman kung sumusobra. Basta everything in moderation is okay. So hindi naman kami super duper strict din when it comes to that. Just basta moderation. Bawal lang magkasakit. Yun. Kung ahing kayo bahala, basta huwag ko makakasakit. Yun talaga. Health is well talaga. Yes, ako, dyan na nga nagtatapos ang ating Two Truths and a Lie Challenge with Yes, My Love. It just goes to show na kilalang kilala po nila ang isa't isa, mga kapamilya. Ito na nga. Boys, again, invite our kapamilya to stream Rhythm and your upcoming shows, social media platforms. Go ahead. Go, boys. Yun na yun. Again po, we're inviting you guys to stream our debut single, Rhythm, which is available in all streaming platforms. And on May 31, tama, May 31, we'll be in FEU. 29. Sorry. Fake news ka. Late po si Josh sa FEU. Fake news ka. May mapapagalitan po mamaya. Pero ayun po, sana po sa mga taga-FEU po, we hope to see you guys. We're so excited to see you guys. Ayan, we'll be performing their Rhythm, of course, and sana po makita po namin kayo. We can't wait to see all of you guys. And of course, we'll be in Singapore on June 11 po. Ooh. So if you want to get tickets po, please visit our Instagram. That's official Yes My Love. And you can get all the details there regarding the ticket sales po. And of course, ayan po, just follow all of our social media, our TikTok, our... And of course, yung aming YouTube, ano pala, YouTube series po. Yes. Of course, it's Friday today. It's Friday later po at 7 p.m. We'll be releasing another, our fourth episode po of our Yes, My Love. Ano yung next song? Ano yung next song? Secret! Maraming salamat sa mga 143 na nanonood po na aming Yes My Love Lounge. Sobrang na-feel namin yung mainit na pagtanggap nyo. So sana po, continue supporting Yes My Love Lounge. We'll have more episodes to come. So, para sa musikang Pilipino. Sheesh. Ayun. Support mga kapamilya. And again, message isa-isa sa lahat ng supporters niyo. 143. Yan, go ahead. Isa-isa. Ako lang, daghang salamat yun sa tanan, especially sa mga Bisaya o sa family, friends, and all of the ones who supporting us along this journey sa Yes, My Love. Forever, we'll do all of our hard works and yeah, we're gonna pour out all of our hearts here for Yes, My Love to make you guys happy. Ako din sa mga 143, thank you very much kasi you put effort, time na para lang makita kami and makapunta sa mga performance and malaking bagay yun para sa amin and yun, we love you. Meron kaming mga inhandang mga surpresa para sa inyo, so watch out.
Ayun, madamo nga salamat sa amon nga 143s, sa mga taga-Pilipinas, syempre sa mga taga-international fans namon. Madamo nga salamat sa pag-support sa amon tanan. And di na may kahulat, we can't wait to perform in front of you. So, we're praying every night na alam mo yan, paunti-unti, mabigyan kami ng chance na malibot yung Philippines para makapag-perform sa mga hometown namin, okay. Tsaka syempre sa mga 143s namin na hindi namin abot ngayon kasi medyo malalayo sila. Daghang salamat mga 143 sa mga nasa live ngayon. Salamat sa pag-abang sa amin. Thanks, RZ. Hope to see you soon. Daghang salamat po sa inyo mga 143. Nanggaya, wag kang salamat. Yeah, I wanna thank you guys and I love you. Yun lang. Yeah. And Josh, any final yun, message? Maraming salamat. We couldn't express our gratitude enough and we're just so excited po na mapakita po lahat ng mga pinaghahandaan namin sa inyo guys and we're really really working hard for all of you and thank you and we love you. Ayun. Muli mga pamilya, nakasama po natin live dito sa studio ng Kapamilya Chat. Yes, my love. At syempre, sa lahat ng mga kapamilya 143 na tumutok from the start until this moment, maraming salamat po. Again, let's all stream and support the music of Yes, My Love, Rhythm, and then mga upcoming shows nila, supportahan natin lahat kapamilya. Muli, ako po si Jerry Maya with Yes, My Love. See you guys next time only here on Kapamilya Chat. Bye everyone, and stay safe. Bye. Thank you so much. Ciao. Yes, My Love. Kapamilya Chat.